Hi guys, thank you for watching RMage Adventure Vlogs. This is R and welcome back sa aming YouTube channel. For this video, mag-unbox tayo ng isang product na nabili namin sa Shopee. Ito yung ang Ugreen External Hard Drive Case Bag. Kung interested ka malaman kung sulit ba tong Ugreen product na to na nabili namin sa Shopee, just keep on watching. Before we start, kung di ka pa nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-subscribe ka na! Now na! And welcome nga pala guys for another episode of R Unboxing! Disclaimer muna tayo guys, this video is not sponsored by Ugreen and also Shopee. Gusto lang namin i-share sa inyo yung review namin dito sa product kasi isa rin to sa mga bagay na nabili namin sa Shopee na nagustuhan namin at recommended namin. Gusto na namin i-share sa inyo kung anong review namin dito. For this video guys, start muna tayo dito sa kanilang package. Itong package na to sobrang solid guys dahil nakabox siyang ganito nung dumating sa amin. Ay nakita nyo naman dun sa unboxing. And bakit nga pala kami bumili ng Ugreen product na to na external hard drive case bag? Dahil before, ang external hard drive namin na bag is eto lang. From WD pa to. Ito yung unang hard drive na nabil ko na may free bag sila. Hindi siya ganito ka-solid kasi tela lang siya. At just in case bumagsak yung external hard drive mo, masisira siya agad kasi hindi ganun ka-solid yung protection na meron to. Saka yung shockproof niya, hindi siya ganun ka-high quality. Kaya bumili kami nitong Ugreen product na to guys. Kasi for me, yung casing niya sobrang ganda at mas pinili ko rito yung pagiging shockproof ng bag na to. Kasi once na nahulog, hindi siya ganun magkakaroon ng effect dun sa mismo external hard drive na nandito sa loob. Yung pinili ko nga pala guys is yung small case ng Ugreen na external case bag. Yung inner size niya is may 15x8x4cm. And then, itong pinili ko kasi it's for my external hard drive. May malaking version pa doon na pang power bank. Ito kasi mas inaalagaan ko yung external hard drive ko para hindi siya mabilis masira. So for now, isa pa lang yung nabili ko. I think itong bag na to is nagustuhan ko. I'll buy more para sa mga sunod ko pang mga external hard drive. For this item guys, ang price pala nito ng external hard drive case bag na to is 255 pesos. Nabili ko siya na may free shipping tapos gumamit ako ng coins kaya ang nabayaran ko na lang is worth 225 pesos. Kaya sobrang sulit na to guys for only 255. And then currently may maraming mga promos pa ang Shopee na mga free shipping, minimum spend of ganito, ganyan. Damihan mo na lang para mas makatipid ka at magkaroon ka ng cashback. Meron pa lang isang vlog about my external hard drive. Yung nabili kong external hard drive is vinlog ko at in-unbox ko rin and review. Ito yung Seagate external hard drive. Ito, pa-flash ko na lang dito sa screen. And itong external hard drive na to, guys, is halos marami na bumibili ngayon online. Nasabi ko na rin dun sa vlog na yon na kailangan ko pang bumili ng bag kasi walang free case yung nabiling external hard drive na yon dun sa Seagate. I think itong Ugreen product na to is isa sa mga bagay na makakapag-protect dun sa external hard drive mo since maganda yung casing nito at very shockproof siya guys. For now, pakita ko sa inyo kung anong laman nitong external hard drive na nabili ko. Kasi nagamit ko na siya, meron ng loob to. Papakita ko na sa inyo yung external hard drive na to, kung paano siya ginamit at paano siya nagkasya yung external hard drive ko dito sa bag na to. So ito, nabuksan ko na siya. Nga pala guys, itong zipper niya, okay na okay nang dumating. Ayan. Ayan. Tapos bubuksan ko na, dito sa loob nito is meron na ako nilagay na external hard drive.
ito yung binili ko na external hard drive dun sa binlog ko. And then, makikita mo na meron din ditong cord. Dun sa unboxing, nakita nyo naman yung iba't ibang parts. Pero ito, since maluwag nga to guys, marami kang pwedeng mailagay sa loob. Isa sa mga magandang nakita ko dito is ito, yung nasisikipan niya yung external hard drive mo pag nakalagay lang siya dito. Ayan o, meron siya. Sobrang tibay niya. Ayan. Tapos ito, ito pa naman yung nasa gitna, may another layer siya of protection dahil meron din siyang ganito. Ito, yung bilog-bilog na to. Very soft siya guys, ang soft niya. And then parang masarap siya feeling na nahawakan siya. Ayan. Tapos dito naman sa likod, meron siyang pwedeng lagayan ng mga memory card o yung cord na maliliit o kaya yung mga earphone na Bluetooth na pwede rin yan. Tapos ayan, ito yung pangkapit, tagtag din ng pang-strengthen din yan. And lastly, ito, yung lagayan ng cord. Actually, ang ginagamit ko dito, since dalawa yung external hard drive ko na Seagate, ito. Tapos meron din pa ako dito na another Seagate. Tapos tinry ko pagkasyahin, dito ko siya ilalagay. Ang ginagawa ko kasi is dalawang external hard drive is pwede na siya for one cord. Kasi pwede naman siya mag-share. So parang mas maganda na tinabi mo na lang isang cord na for another external hard drive. Tapos dito mo na lang siya ilagay. Ayan. Kasi another layer na rin naman siya ng external hard drive eh. Ayan, may protection na rin siya dito. Tapos yan, nilagay ko na dito. Ito, hindi naman siya ganun kakapit na kapit, pero may strong protection pa rin siya para dito. Hindi siya agad gumalaw. Ayan. And then, ito, itong cord na to, nilalagay ko na lang siya dito. Like, example, ito may empty space pa rito. So, pwedeng ayusin ko lang ng pagkakatupi itong mga cord. Saka ako siya ilalagay dito. Ayan. So, kasyang-kasya pa rin siya guys dito. Yung dalawang external hard drive saka isang cord. Tapos, pwede pa maglagay ng yung mga memory cards dito. Saka ibang mga kung gusto ko ng headset, ganyan. Pero, mas maganda kasi mas kung hindi naman siya masyadong ginagamit, stick mo na lang na ito ang ilagay mo rito para hindi na magasgasan yung ibang mga external hard drive na nakalagay dito. Ayan. So, may blue akong external hard drive. Meron din akong red. I think ayun lang na may makikita mo rito sa external hard drive na to. At wala na akong ibang mga pwede pang masabi dito sa review ko. Natutuwa ako dito sa nabili ko eh. Sobrang recommended niya. And then, tinry kong anuhin to. Yung parang scratch. Ito scratch test dito sa akin. Scratch test. Tapos, bumabalik naman siya guys. Ayan, nag-scratch ako. Bumabalik naman siya. Kaya, I think okay naman. Nabili ko to nung July 16. And then, dumating siya sa akin nung July 26. Kaya yung waiting time sa pagbili nito is umabot ng 10 days. Medyo matagal siya for me kasi normally kapag galing sa overseas yung product na binibili natin from Shopee or Lazada, maabot lang to ng mga at least 7 days. So, I think ayun lang nakikita ko na pwede pa nilang improve yung delivery time ng product na to. This is my final thought. I think this is very recommended sa atin na may external hard drive. Kung gusto mo talaga magkaroon another layer of protection sa external hard drive, I think this case bag is for you guys. Meron din pala silang big case dun guys. Mas malaki pa rito. And then meron siyang 17x9x5cm. Ayun is for your power bank. Kaya I think if naghahanap ka ng another layer of protection for your power bank, ayan, I think mas maganda yung bigger case bag for you. I think that's it for this product. And wala na rin naman ako masasabi for this product. And sobrang recommended ko siya. Sa mga gusto lang naman magkaroon another protection for your external hard drive, I think this product is very recommended sa'yo. Ayun guys, for this video, magsha-shoutout kami ng mga gusto nung shoutout sa aming video. Shoutout nga pala guys kay Win Hawkins. Ayan, very supportive yan. Nag-comment siya ng pa-shoutout Aaron Madge sa aming Facebook page. Kaya, hi Sir Win Hawkins. Ayan, shoutout sa'yo Sir Edwin. And shoutout ko ulit si Almar Ilaw na nag-comment sa aming last video. At si Chocolate 8, si Lina Gamila. Ayan, pinapashoutout niya yung Bergonia and Cabridas family. Shoutout sa inyo. Sa lahat ng mga gusto magpashoutout, lagyan mo lang ng hashtag pashoutout Aaron Madge sa comment section para mashoutout ka namin sa susunod na video. Ayan guys, that's it for today's vlog. If you like this video, don't forget to hit the like, comment, share, and subscribe. Hit nyo na rin notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga uploads namin. That's it guys. Thank you for watching and see you on our next vlog. Bye!